Importante kasi ang disiplina, lalong-lalo na sa military training. At iyan ang bagay naman na may pagmamalaki nating mga Pilipino sa mga sundalong Pinoy. Awa! Kung kaya't isa ang mga sundalo natin sa mga hinahangaan ng ibang bansa, lalong-lalo na pagdating sa training. Ayan, ngayon alam nyo na mga utol. Diba naalala nyo, no? Kakalabas ko lamang nun. At saka nung World War II, mismong si General Douglas MacArthur ay humanga sa mga Pinoy soldiers, mga utol. Ang sabi niya nga, ang famous quotes niya, no? Give me 10,000 Filipino soldiers and I will conquer the world. Ganun niya hinangaan sa nakita niya kung paano makipaglaban ang mga sundalong Pinoy. So wala tong ano, no match to sa atin kung digmaan lamang. Lamang-lamang itong mga to sa dami ng bilang at sa lakas ng mga armas nila. Pero kung talagang paglalabanin, kumbaga mga 1,000 to 1,000 tapos sa paglalabanin ng mga sundalo natin kahit pa nga sa survival pa lang, eh tingin ko eh matatalo tong mga Chinese soldiers na ito, mga utol. Ano sa palagay nyo? Tama ba ang aking pantaha? Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin, alamin natin. Dati mga utol ay inilabas na natin ang isa sa mga kahinaan ng China mula sa mga eksperto. Ito yung tungkol sa isang daanan ng kanilang mga trade o kanilang mga barko. Alam naman natin na isa sa pinakamalakas na income na pinanggagalingan ng income ng China ay mula sa world trade. Okay, yung pakikipag kalakalan sa buong mundo. So yung isang lagusan dito sa may Pacific Ocean ay isa sa kanilang kahinaan na kailangan ay hindi maharangan, mga utol. Pero itong bago natin pag-uusapan ay mula kay Sir Lester Channel. Subscribe niya mga utol, paki-like na rin yung video, ang mga kahinaan ng bansang China. Ano-ano nga ba ito? Mamaya papakita ko rin sa inyo yung inilabas kong video tungkol doon sa isang kahinaan ng China. Okay mga utol, game na. Ato. Tungkol sa mga soldiers, no? Ano-ano nga ba ang kahinaan ng hukbong sandatahan ng China? Yan ang sasagutin natin sa video na ito. Kaya kung bago ka palang sa channel na ito, ay pagpatuloy mo lamang yung panonood at huwag kalimutang mag-subscribe, like, share, at comment. Huwag kalimutang mag-subscribe mga utol, ha? At huwag din kalimutang i-like ang official Facebook page natin, Sir Lester Channel. Like na rin kayo. Shoutout kay Andre Flores, shoutout kay Edward Paul, at shoutout kay Chester Dantaton. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. Shoutout din sa lahat ng aking nanonood. Sa mga nanonood sa akin. Ang makapangyarihan ay may kahinaan din. O lahat naman mga utol eh, may mga weaknesses, di ba? Pera, armas, leader. Ilan lang yan sa mga salik kung bakit nagiging malakas at matatawag na makapangyarihan ang isang bansa. Iyan ang mga bagay na kung sanay mayaman ang bansang China. Base sa aking obserbasyon, sa inyong mga pinupost na comment sa aking mga video, ay isa sa pinakaayaw nilang bansa ay ang China. Tama. Particularly, ang gobyerno nito. Dahil galit sa China ngayon. Hindi mo rin naman kasi masisisi sapagkat lantaran ang ginagawa nilang pangkamkam at pananakot sa West Philippine Sea. At bago ko ipagpatuloy ang video na ito, ay may challenge lang akong ibibigay sa inyo. Gamit ang isang salita na hindi gumagamit ng kahit anumang bad words
paano mo mabibigyan ng description ang bansang China? Ganda yan ah. I-post mo lang iyong sagot sa ating comment section. Maraming salamat po. Kung sa mga nakaraang video ay tinukoy natin kung gaano nga ba kalakas ang isa sa most powerful country in the world, which is China, well, balik na rin naman natin ngayon. Dahil ilalad ko sa iyo ang ilan sa mga kahinaan ng hukbong sandatahan ng bansang China. Eto na. Unang kahinaan. Una pa lang yan, ha? No doubt na pagdating sa armas ay mayaman ang China. Pero isa sa pinakaunang kahinaan ng China ay kulang talaga sila sa mga combat experiences. Dahil kung mapapansin mo ay nakafocus ang bansang ito sa paggawa ng armas. Pero nakakalimutan nila na mas importante pa rin ang kasanayan sa labanan ng kanilang mga sundalo. Kung babalikan mo kasi ang history ng bansang ito, ay noong 1979 pa ang huling naging encounter nila laban sa bansang Vietnam. Ang conflict ng China sa border ng India at gayon din sa disputed waters sa West Philippine Sea ay hindi pa maituturing na matinding laban sapagkat paninindak pa lang ang ginagawa nila gamit ang kanilang armas. Tama mga utol, no? Marami nagsasabi o kahit isearch nyo sa Google, kung malakas ang mga Chinese soldiers, eh mailalagay doon na hindi. Kasi hindi po sila well-trained. Iba po yung training nila, napakahina. Ayon to sa aking mga nabasa, ha, kumpara sa mga napapanood yung training ng mga American soldiers. Kahit na yung mga Pinoy soldiers, mga utol, napakatitibay ng ating training. Especially yung mga special forces natin o yung mga nasa jungle, yung ranger natin. Isa yan sa mga pinakamabibigat ang training. Itong Chinese, di ba? Kahit balikan nyo yung kasaysayan, mga utol, karamihan sa mga naging battle nila o sa mga naging laban ng kanilang sundalo sa ibang sundalo ng ibang bansa, eh puro sila talo. Ito na yung isang patunay. Itong mga Indian soldiers, eh hindi nila matalo. May dispute po sila, yung China at India, dahil sa border. Hindi nila yung matalo. Anin mo pa yung mga nakaraan nilang mga digmaang pinanggalingan. Tinalo sila ng Imperial Japanese, tinalo sila ng Vietnamese, tinalo natin sila, excuse me, tinalo natin sila sa Battle of Yultong 1951 doon sa Korean War, mga utol. Tinalo po ang Chinese soldiers ng isang 40,000 more or less Chinese soldiers ng 1,000 lang mahigit na sundalong Pinoy. Okay, mga utol? So, ganun yung battle experience lamang nila. Siguro sa training, di ba? Paano? Hindi masyadong mabigat yung training nila? So ano sa palagay nyo? Paki-comment na lang, tuloy na natin to. Ikalawang kahinaan. Ang ikalawa sa kahinaan nila ay alam mo bang talamak din ang korupsyon sa mga nakakataas ng PLA. At wala rin daw disiplina ang ilang miyembro ng PLA. Kahit na mahigpit ang bansang ito sa kanilang military force, ay mayroon pa rin talagang hindi marunong sumunod. Mayroon kasi silang tinatawag na peace disease, peacetime habits, at peace problems. Wherein, dahil sa matagal nang walang experience ang China sa labanan, ay hindi nila naiintindihan ng kanilang mga sundalo ang intensity, lalong-lalo na sa real modern combat. Kung kaya't malaki talagang butas sa kanila ang wartime combat readiness dahil karamihan sa mga ito ay masyadong komportable. Importante kasi ang disiplina, lalong-lalo na sa military training. At iyan ang bagay naman na may pagmamalaki nating mga Pilipino sa mga sundalong Pinoy. Awa! Kung kaya't isa ang mga sundalo natin sa mga hinahangaan ng ibang bansa, lalong-lalo na pagdating sa training. Ayan, ngayon alam nyo na mga utol.
Diba naalala nyo, no? Kakalabas ko lamang nun. At saka nung World War II, mismong si General Douglas MacArthur ay humanga sa mga Pinoy soldiers, mga utol. Ang sabi niya nga, ang famous quotes niya, no? Give me 10,000 Filipino soldiers and I will conquer the world. Ganun niya hinangaan sa nakita niya kung paano makipaglaban ang mga sundalong Pinoy. So wala tong ano, no match to sa atin kung digmaan lamang. Lamang-lamang itong mga to sa dami ng bilang at sa lakas ng mga armas nila. Pero kung talagang paglalabanin, kumbaga mga 1,000 to 1,000 tapos sa paglalabanin ng mga sundalo natin kahit pa nga sa survival pa lang, eh tingin ko eh matatalo tong mga Chinese soldiers na ito, mga utol. Ano sa palagay nyo? Tama ba ang aking sa pantaha? Bakit kaya hindi nila ilagay? Naisip ko lang, mga utol. Bakit kaya hindi nila ilagay yung mga ano nila? Yung mga kung fu masters nila? Para mag-training ng kanilang sundalo. Pero yung training nga nila hindi ganun ka-intense, mga utol, yung dahilan. So dumako tayo sa Google. Tinanong ko si Tito Google kung matibay ba ang armas o yung sundalo ng ano, sundalo ng China. Ang sagot ni Tito Google, is China military well-trained? China's military is not, it's simply not very good. Oh, simple lang, no? The majority of its member serve in the ground forces, but so the majority of its members serve in the ground forces, but so lack in transport and mobile logistics assets that they are more aptly described as internal security personnel. No? Para security lamang, no? Katumbas na si. Well, anyway, yun yung ano. Isa pa, mga utol. Is China military effective? According to Taylor Fravel, hindi po siya kilala pero malamang may sinasabi to sa Lipunan, China is not a military superpower. Diba? There's not much evidence about China's plan of global military capabilities on par with the United States. So hindi nila rin kaya ang United States. Pag-usaping, China military had hidden weaknesses. So napakarami nung lumabas nung hindi nanong ko si Tito Google, mga utol. And mabalik tayo doon. Ito pala yung nilabas kong mga kahinaan ng China. Okay? Ito pala ang kahinaan ng China. Ito tungkol doon sa isang ruta na pag tinakpan ay masisira ang takbo ng ekonomiya ng China. Okay, mga utol, balik na tayo sa ating featured video. Ikatlong kahinaan. Ang ikatlo, sa kahinaan ng bansang ito, ay may na sila sa mga joint operations at mga power projection capabilities. Since isa sa malaking problema ng China sa ngayon ay ang pag-restback ng US at ng Australia sa West Philippine Sea, ama, ay dapat nakafocus na sila sa mga butas ng kanilang Navy. Isa sa hindi pa nila nasosolve ay ang pag-innovate ng kanilang submarines para maging noiseless ito. Which is, hawak na kasi ng US ang alas pagdating sa mga killer submarines. Tama. Kulang na kulang din sila sa mga effective anti-submarine warfare capability. Kung kaya't kung nagpadala ng US ng kanilang submarine para magpatrolya sa West Philippine Sea, ay posibleng mahirapan ng China to detect and to defend. Teka lang, mga utol. Maisingit ko lang, no? Ayon sa mga eksperto at nabasa ko ito at napanood na rin, yung ginagawa ng China na mga pambubuli, pandadarag sa iba't ibang bansa, particular na Pilipinas, isa sa mga estratehiyang nakuha nila sa isang libro na sinulat ni Sancho, isa rin Chinese philosopher at military strategist, yung Art of War, mga utol. Na may mga quotes doon na talaga sinusunod. Baka ngayon yung mga nalaman noon ng Art of War ang sinusunod mismo ng Chinese military, mga utol. Yun, meron doon na isang yung parang manalo ng hindi kailangan lumaban, parang ganun. So isa yun sa mga ginagawa nila, 'di ba, mga utol, yung matalo mo kalaban nang hindi nakikipaglaban, parang ganun. So dinadarag lamang nila. So yun yung mga things, no?
the greatest victory, yung mga greatest victory daw, ayon sa libro, ah, ay yung pinanalunan ng hindi nakikipaglaban. Ayan, mga yan. Palagay ko yan yung mga, ayon rin sa mga eksperto, tama naman sila eh, na yun yung mga sinusunod ng China. Kaya nga hanggang ngayon, eh, hindi pa lumulusob ang China sa Taiwan. Okay? Diba? Nandadarag lamang sila, nagpapakita sila ng pwersa, pero hindi sila lumulusob. Unang-una, napakagastos niyang gera, mga utol. At alam nila, alam rin nila, na ang laki ng posibilidad nila na matalo sa United States. At alam rin nila na hindi lamang United States ang kanilang makakalaban. So ano sa palagay nyo? Pakicomment na lang, mga utol. Comment nyo yung inyong mga hinaing. Sabi nga ni Sir Lester, wag lang yung bad words, no? Kung anong nasa loobin nyo, pakicomment na lang at pakilike ng video. Tuloy na natin. Ang apat? Ano? Tagal. Kala ko wala na eh. Ika-apat na kahinaan. Ika-apat sa kanilang kahinaan ay ang mismong pag-modernize nila ng kanilang mga military assets. Since nakatuon ang lahat ng atensyon at lalong-lalo ng budget allocation sa kanilang maarmas, ay hindi na nagiging balanse ang military modernization nila sa quality ng personnel employed. Madami na silang ma-advance sa armas, pero kulang sa tao ang kayang mag-run at mag-troubleshoot ng mga bagay na ito. Yun. Idagdag pa natin dito na nagtanggal pa sila ng 300,000 na personnel, lalong-lalo na sa mga sundalo. Ilan pa sa mga kahinaan nila ay ang limitadong strategic airlift. Limitado din ang kanilang overseas military bases. Mahina din ang refueling capabilities nila. At syempre, may mga kahinaan pa sila na hindi pa na ibubunyag. Isa lamang ito sa mga patunay na walang perpekto. Kilala rin naman ng mga kapangyarihan, pero imposibleng wala kang kahinaan. Tama. At ilan lamang yan sa may impormasyon ukol sa kahinaan ng bansang China. Ayan mga utol, ngayon alam nyo na, no? Anong masasabi nyo sa ating featured video? At saka narinig ko kanina yung salitang quality, no? Alam nyo na, natatawa tuloy ako. Kasi syempre tayo, mga Pinoy, dalan-dala na tayo pag yung mga, alam nyo yun, yung mga replica na gawa ng China. Okay? So, naiintindihan nyo yung sinasabi ko. Low quality talaga, mga utol. Ano kaya yung mga weaponry nila? Matitibay ba? Well, anyway, kulang nga sa kaalaman. Okay? Magaling sila, alam nila yung mga ginagawa nila, pero kulang sila sa kaalaman, yung troubleshooting, yung mga engineers baka. Pero totoo ha, mga utol, na yung gobyerno nila ay nagbubuhos talaga ng pera at panahon para pag-aralin yung matatalinong mga Chinese para mapakinabangan ng kanilang bansa. Yun din yung isa sa mga ginagawa ni President Bongbong Marcos ngayon na pwedeng mag-take effect in the next generations. Okay? So, pinag-aaral nila yung mga matatalino nila. Pinag-aaral ng gobyerno para maging engineers. Tapos hindi nila dinatapon sa ibang bansa, kinikip nila. Yun yung ginagawa po ng China. Okay mga utol? O, naisingit ko lamang. Pero yung quality na sinasabi. Anyway, bahala na kayo kung anong sasabihin nyo doon mga utol. Pa-comment na lang. At marami salamat sa ating featured video. Marami salamat sa Sir Lester Channel. Marami salamat sa inyo mga utol. Muli ako si Target Achilles in behalf of the Real South Pride Production. Ako yung nagpapasalamat sa ulasawan nyo pagsuporta. Kayo mag-iingat. Keep safe. God bless at. Saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po. Huwag nyo kalimutang mag-comment at pakilike ng video.